Yung magandang magandang hapon sa inyong lahat, mga kadisyerto. At ayun, tayo kararating lang dito ngayon, galing sa trabaho. At ngayon po ngayong araw na ito'y kuwan. Masama ang panahon din at talagang asbok asbok ang mga alikabok. Sunstorm po ngayon, sunstorm. Kaya kuwan, nakakatamad lumabas, nakakatamad magtrabaho. So ayun guys, ang ating kunting update dito. At bago ang lahat, tayo ay mag-i-intro muna. Okay. So ayun, mga kadisyerto. So tayo makikipagkwentuhan uli dito. Ayan, ayan, dito sa camera na yan. At tayo may kunting pasabog dito. Nasa niya, ayan, dito may pasabog tayo. So ngayon tayo magkukwentuhan muna, mga kadisyerto. At ako ay may kwento. Ito, ito ang aking kwento, abangan nyo. So mga kadisyerto, itong aking kwento ay base sa aking karanasan dini sa trabaho. Dahil ito, umpisan ko na ang ating kwento. Nung isang araw, habang kami nagmi-meeting, tuwing umaga kami may meeting, may toolbox talk na tinatawag, tapos may maintenance meeting, may planning meeting, sari-sari lang meeting. So madalit sabi, alam niyo nangyari, pagkatapos ng meeting, ay di okay na. Makailang minuto, bigla akong tinawag ng aming pinaka-head, pinaka-amo-amo dito sa planta. Eh, nagtaka naman ako, bakit ako pinatawag. Eh, so ito, itong kan, gusto raw akong kausapin. So ayun. So ayun nga, gusto nga raw akong kausapin at sa madaling salita ay di nag-usap kami ron. Bali sinabi niya sa akin kwan, okay daw yung mga performance ko, maganda raw, masipag, ganyan, supportive kahit sa mga lokal, talagang ako raw ay natulong. So sa madaling sabi, tayo po ay ipopromote, itataas daw po ang aking posisyon. Aba, ay nung narinig kong gano'n, ay yun ang aking pagkakaintindi. Dahil pinatawag nga ako, tapos yun nga sabi sa akin, itataas daw ang aking posisyon. Abay ka ako, di ayos ka ako yan, at kuwan yan, perang maliwanag din. Ay di, kuwan, nag-usap kami, ayun, paliwanagan kami, ganito, ganito, anong mangyayari, ganyan, ganyan. Ay sabi ko, basta, the price is right, ika nga. Ay siyempre, pera yun din, tumataginting. Ay ito na nga, ay di sabi ko sana ko kukuan, sana ko mag sana ko pupesto ka ako kung ako ipopromote, itataas doon ang aking posisyon eh. Ay di ito na nga, bali hindi kagad niya sinabi kasi nga biglang may tumawag sa kanya na kliyente eh. So hinayaan ko lang muna sila mag-usap. So ayun, nung natapos na silang mag-usap nung tumawag sa kanya, edi ganito, edi sinabi sa akin yung mga dapat gawin, yung mga magiging responsibility ko. Ay sabi ko, sige, edi todo, kuwan ako, todo paliwanag din, ay sabog eh, di ko lang aking ilong saka papaliwanag eh, English eh ang usapan. Ay tayo naman ay kakaunti ang baon. Kakunti yung ating baon sa English at papay MB ang ating so baon. Weird. Ay di ayun, sa madalit salita, ay di tinanong mo ka, ano? So, kailan ako magsisimula? Ganyan-ganyan. Sabi, hanggat maaari ngayon na, sabing ganun at kailangan nga daw eh. Ay di, sige, sabi ko. Ayusin natin yung mga dokumento para yung ating posisyon ay mabagong. Eh di inulit ko nga uli, sabi ko may, eh saga ninyo ako pupisto.
ay pinuromot, tapos itataas nga raw ang kuan. Ang posisyon ay di saka kukulit ko hindi ayon, di pumayag na ay di maya-maya siguro mga ilang minuto kinuha na uli ako. Bali isinama na ako, so ayon isinama na ako doon sa pwesto ko. So ayun mga guys, tingnan po ninyo kung saan po ako napwesto. Talagang maganda. Ayan po, panoorin ninyo. Panoorin po ninyo dyan. Yan, dyan po. Okay? So ayan, mga katisyerto, dito tayo may trabaho ngayon. Itong ating pwesto ngayon, ayan, dito tayo nakapwesto ngayon. Nasa mataas na pwesto po tayo. Dito, itinaas ang ating pwesto. Dito tayo may gagawin. Ayan. Ayan lang po. Ayan po yung makikita ninyo na yan. Ayan, nagkakabit po kami yan. Nag-i-install ng warning lights. Okay, mga kadisyerto. Bye-bye. See you in the... So weird. So ayun, napanood nyo ang aking kwento tungkol sa posisyon. Mukhang naisahan tayo. Pero yan ay may kasunod pa na isang kwento. Ayan, ang ating naman itong topic ngayon dito ay may kasunod pa yan na kwento. Ito naman ang ating umpisahan. Ito ay isa, ayan, ipapakita ko sa inyo kung anong topic. Yan, ito ang topic. Okay, yan. So ayan mga guys, ayan ating magiging topic ngayon sa sunod na kwento. Bale, continuation lang ito nung tungkol doon sa trabaho ko. Dahil nga kuan, kami dito sa trabaho ay may kuan, may tinatawag na safeguard. Eh, nung ako ang huli nag-drive nung kuan, tawag dito, nung Land Cruiser na service namin, eh, napansin ko na yung sa engine kuan niya, nag-alarm na siya. So, ibig sabihin, kailangan na siguro magpalit ng langis at yun ay isang taon nang hindi napapalitan. Kaya, kailangan na magpalit ng langis. Ayan, ito ang ating magiging topic ngayon. Change oil tayo, change oil. So, sa madalit sabi, nabanggit ko nga sa amo ko yun na kailangan ganito, ganito. Eh, ang kasamaan palad, eh sa akin din ibinigay yung trabaho. Sabi sa akin eh, kung kaya ko raw mag-change oil, eh umalma na ako. Eh sabi ko, nung una ka, eh, sabi mo, tataas mo pwesto ko, yung pala, pinaakyat mo lang ako dun sa may taas ng container. Tapos ngayon, ipapa-change oil mo naman ako. Sabi ko, hindi ako papayag. Pagka ganyan, sabi ko, wala. Hindi na ako mautusan kako. Kahit kako ako isipahin mo rito sa project na ito, dito sa kumpanya natin, eh, hindi ako papayag na kwan na mag-change oil nun. Dahil unang-una, hindi naman ako mekaniko. Hmm. Pangalawa, eh, hindi ko naman talaga trabaho yun. Hindi naman ako mekaniko. Ako naman siraniko. Damn! So, ayun, sa madalit sabi, medyo kinuha ako, parang inamu-amo, parang pinayuha, parang kinausap ako ng masinsinan na ganito, ganito, ganyan, ganyan. So hanggang sa kuwan din ako, parang sige, pinagbigyan ko na. Ay kakoy, wala rin naman akong gagawin. Ay, di. Pero kinuha ko muna siya. Sinabihan ko, sabi ko, yung pag-change oil ay napaka-kuwan, delikado ka ako. Lalong-lalo na sa akin, delikado yan. At kailangan ko ka kung kuwan yan, kuwan sa asawa ko yan, itawag ko yung pag-change oil na yan. Dahil eh, delikado yan. Baka sabi ko, baka tayo matulpo dyan. So weird. Baka tayo dahil sa pag-change oil na yan, ay tayo matulpo. Ay di yun na nga. Ay sabi ko, teka muna, itatawag ko doon sa asawa ko. Sa Pinas, at sasabihin ko na ako yung mag-change oil. Eh dahil eh, ako yung binibigyan ng isang kasama. Oh, ang kasama ko ay Bangali.
Ay, pinaka-helper daw eh. Sabi ko, sasabihin ko muna doon sa asawa ko. Eh, di ganito. Tawag ako sa asawa ko. Sa Pinas. Tigiling, tigiling, yun. Ayun, tawag. Kinausap ko. Pinaluanan ko sa asawa ko. Sabi ko, ganito, ganito. Nakisuyo yung aming amo na i-change oil ko raw yung sasakyan. Yung aming service na lang cruiser, ganyan, ganyan. So, sa madali sabi, yun namang asawa ko, eh, hindi naman ko. Madali naman paliwanagan, ay di pumayag. Pumayag naman. Ayun. Ay, kaya nung una, ako ay yung pumayag dahil yung ipinagagamit niya lang sa akin ay ito. Ay ano, ang langis na pinapagamit sa akin. Kaya ano, ang langis. Ayan, tingnan ninyo. Okay. So, ito ang langis pang change oil sa sasakyan. Ayan, ayan, ayan. Kaso hindi ko to tatanggapin. Hindi ako mag-change oil. Mahirap na, mahirap na. Ayan, ang ito, Maximo Ultra. Ayan, ang pangalan ng langis. Si Maximo Ultra. Ayan. So, ingat-ingat sa pag-change oil. Okay.